So ngayon, pag-usapan naman natin yung ano mo, yung pagsisikap at ipon journey mo. Kasi since nag-aaral ka ngayon, paano mo natutustusan naman yung pag-aaral mo? Kumikita naman po ang online selling ko. Ano, lahat po kasi binibenta ko. Sige nga, kwento mo muna. Kwento mo muna yung journey mo. Ano yung, ba't ka napasok sa online selling? Since maaga nga po kaming namulat sa paghahanap buhay, ayan, high school po ako. Sumasama ako sa nanay ko magtinda ng ano po, isda, mga sariwang isda po. Ayun, tapos mahilig na po talaga akong magtinda. Nung bata pa lang po ako, mahilig na akong magtinda. Nagtitinda po ako ng siomay, mga damit, lahat po. Pag tinanong nyo nga po yung mga taga sa amin, sasabihin po nila, wala akong hindi tininda. Basta po mapagkakakitaan. Ilan taong ka noon nung nag-umpisa ka magtinda? Siguro po 13. Grabe, yes, ha? Yes po, 12, 13. Oo, pareho tayo. 12 years old ako, nagtinda na ako. Ang unang tininda ko naman, toilet paper ang tininda ko. Eh, ganun din, kasi nga dahil nalugi yung negosyo ng aking ama during that time, at walang pera, walang baon pag pumapasok sa school. Wala naman sila ibibigay. Kaya nagbenta-benta talaga ako. Diba? So yun, sobrang relate ako sa ginagawa mo. So nung syempre kumikita ka na nung bata ka pa, 'di ba? 13 years old. Anong ginagawa mo, ang diskarte mo sa pag-iipon? Talaga pong may ipon. Ang natatandaan ko po noon, mayroon talaga akong hindi mo po masasabi na walang, kasi po 'di ba 200? Malaki na po that time, mga pambili ng notebook. Yung hindi ko na po iniasa sa iba yon. Bibili ako ng bag ko, bibili ako ng notebook ko. Pag may extra, yung iba kong kapatid, bibili ko po. Ganun wow. Po siya. Imagine mo, bata ka pa noon, yes, di ba? Grabe. So, ikaw nga, paano mo naisipan? Siyempre, paano mo naisipan at nag-inspire na mag-ipon ng pera? Ano po, talagang totoo naman po talaga nagtatrabaho tayo para sa pera. Alam naman po natin yun, di ba? Talagang sinasabi ko po ay money is power. Talaga pong naisip ko po habang, syempre, high school po ako, nagtitinda ako, inaasar po ako minsan ng mga klase ko. Di ba, hindi po mawawala yung matutok sa kanila. Ayan, tinder ng isda, ganun. At least, like ko sinasabi, at least meron akong ipon. Grabe, ako naman ang tukso sa akin noon, toilet paper boy. Kasi nagbebenta akong toilet paper. At sinasabi ko ang mga friendship na nagbebenta ako ng toilet paper. Sabi ko, uy, ang daming bumibili. Sabi ko, uy, patryin nyo to sa parents nyo, malambot to, promise, hindi to nakakasugat ng puwet. So, yun. So, nung nagtitinda ka, ganun naman talaga eh. Alam mo, napapansin nyo, mga kaiponaryo. Pag ikaw ay nagbebenta o may ginagawa ka maganda, maraming taong nagsasabi ng hindi magaganda. Totoo po. Tama? Yes po. So anong ginawa mo? Marami ka na nabenta, di ba? So ngayon, gusto ko malaman, nung nag-ipon ka na, magkano ang total mong naipon? Oo, nung nagbukas ka ng alkansya mo? Hindi ko po alam eksakto kasi po, ako po ay, kapag po nakaipon ako, ipupunan ko po sa iba. Tulad po nung, kahit po hindi pa ubos yung tinda kong siomay, yung iba pong tubo ko doon is ipupunan ko naman po sa iba. Ganun po siya. Ngayon naman, syempre naman, baka syempre sa pagdinegosyo mo ngayon, di ba, nagninegosyo ka ngayon, magkano ng ano, kinikita mo buwan-buwan? Yun din po ay depende rin naman po sa lakas ng benta sa isang buwan. Pero minsan po ay kumikita na po ako ng 30 to 50,000 po per month. Wow! Ang galing-galing naman! 30 to 50,000 pesos. Imagine mo, estudyante pa yan ha. Partida, estudyante pa yan ha. Kumikita na po ng 30 to 50,000 pesos per month.